It's me, your girl Leona, and welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, I know this video is going to be exciting kasi alam ko na karami sa inyo or yung iba sa inyo, mapalalaki o babae, tinatanong kasi sa akin kung ano ba yung skincare na gamit ko and kung ano ba yung gamit ko para pumuti yung mukha ko, kung ano ba yung ginamit ko para kumilis ako. And kung nakikita nyo naman dyan sa thumbnail ko, di ba yun, kung nakikita nyo na ang dami kong pimple marks, ang dami kong pimples. So bago ko simulan tong video na to, huwag mo muna kalimutan na mag-subscribe sa channel ko kung hindi ka pa nakasubscribe. And kung gusto mo na lagi kang updated sa mga bago kong uploads, i-click mo yung notification bell para lagi kang updated dun. So, if you wanna know more about this video, just keep on watching. Po guys, hindi po ito sponsored and kung maaaring yung mga products na nahiyang sa inyo ay hindi nahiyang sa akin and yung mga products na nahiyang sa akin ay maaaring hindi nahiyang sa inyo. So yun, nag-start kasi ako magkatigawan is nung high school ako. Nagkaroon ako ng isang tigawan dito, malaki yun. And yun, doon ako na-conscious. Lagi ko siyang tinitiris. So yun, lagi akong pinapagalitan doon kasi baka nga daw ma-infection. So yun, parang sa sobrang conscious ko, lagi siyang tinitiris hanggang sa na-irritate siya, naging dalawa, naging tatlo. So yun, kaya nung nag-college ako, nung nagkaroon ako ng mga tigyawat, nagkaroon ako ng pimple marks. Kasi nga, hindi talaga ako sanay na may tigyawat ako. Kaya, sobrang kapal kong mag-makeup dati. Talagang matapalan lang yung tigyawat ko na yun. And ako nag-start makonsyos sila, ayaw mo na may tigyawat. Kaya ang ginawa ko is pinrate ko siya. So, na-irritate yun. Pili ko na-irritate yun. Sobrang nakaka-conscious kasi diba pagka may tigyawat ka. And kapag nakikita mo na tinitignan, kapag ka nakikipag-usap ka, diba, lagi nakatingin sa tigyawan mo. And nakaka-irita yun. Nakakababa yung self-confidence. Lalo kapag sinasabi ng iba na, oh, ba't ang dami mo tigyawat? Oh, bakit dumami tigyawat mo? Eh, parang hindi mo naman alam ba't kailangan pantanong. Diba, nakaka-stress. So, yun. So, sana may matutunan kayo sa mga isha-share ko dito and kung ano ba yung mga products na maire-recommend ko sa inyo. So, yun na, nagkaroon na ako ng mga pimple marks. Doon ako nag-isip-isip kung ano kayong magandang product para dito sa may pimple marks, para kung ano ba yung magandang product para sa tigyawat ko. So, yun, kung ano-ano yung mga binibili kong products. And yan, kung nakikita nyo naman, di ba, hindi ko yung tinitinda. Yung mga ginamit ko talaga, yan, pinapakita sa inyo kung gano'ng madami yan. Kung pwede ko lang i-refund kung mga pinibili ko niyan, di ba, sana pwede yun. So, talagang naghanap-hanap ako kung ano yung mga nag-claim siya para sa tigyawat or pimple marks, mga may kiniklaim sa ganun, talagang tinry ko. And ang dami kong na-try na hindi talaga nahiyang sa akin. Meron akong na-try na mga medyo hiyang ganun, pero hindi ako nasa-satisfy kaya nag-try ako ng iba. Yung Erase Solution, yun, yung nag-try din ako nun. Natatanda niya yung pimple marks, pero hindi ganun ka, ano, kaganda kasi parang sobrang feeling mo numinipis na yung balat mo. Kaya hindi ako nasatisfy, nagpalit ako ulit. So yun, sobrang dami kong tinry na products. Ayan, isa-isa rin ko sa inyo. Tinry ko din tong ano, sa The Body Shop, yung itong tea tray nila. Yung pinaka-product na nabili ko na sobrang pricey. And hindi ako gaanong nagandahan dito. And hindi ko rin gusto yung amoy niya. Talagang, ewan ko ba, basta yun, hindi ako nagandahan dito. Nag-oily skin lang ako dyan. So yun. Siguro sa iba hiyang yan, kaya hindi ba sinasabi ko nga, hindi lahat ng products na nahiyang sa akin pwedeng hiyang sa inyo. Hindi lahat ng hiyang sa inyo hiyang din sa akin. So yun, ito naman binigay lang to ng friend ko, din tinry ko din. Hindi din ako gaano na-satisfy, kaya nag-change ako ng product. So, nag-try din ako ng Cetaphil. So yun, hindi ako nahiyang sa Cetaphil, nakadalawang bottle ako nito. And sa umpisa, parang yun, ang lambot-lambot niya sa mukha. Parang hindi ako nasa-satisfy sa gusto kong skin, ganun. Hindi din siya nakakalis ng pimple marks, so yun. Basta yun, nag-try din ako ng Bihako, yun. Hindi ko din siya na-satisfy, kaya ang ginawa ko, nilagay ko na lang sa katawan. Makakaputi din siya ng katawan, so yun. Hindi siya hiyang sa mukha, so yun. Eto, nag-try din ako nitong Skin Mate Shark Oil. Nagandahan din ako dito kasi talagang kuminis yung mukha ko dito. Kapag gumamit ka ng ganito maganda, much better gumamit ka din ng Dove. Yung Dove na sabon yun. Maganda siyang sabayan ng Dove. So yun, ilalagay ko lahat ng ginamit kong products sa description box and kung magkano yun. Para kung if ever na may gusto kayong itry doon, itry nyo. Para wala namang masamang gusto nyo itry. Kasi hindi nyo malalaman na hiyang sa inyo yun kapag hindi nyo tinry. Kasi kung ako nga, sobrang dami kong tinry na products. And kung hindi ako nahiyang, change ako. Yun, parang hanggang sa matagpuan mo yung para sa'yo yan. Nag-gory din ako. Ayan, kinikita niya. Diba yung nakita? So yun, ano.
Nag-gory ako. Ang ganda din ng gory, kaso nga lang, may mga nagsasabi na hindi siya magandang gamitin kasi mataas yung mercury content niya. Hindi ko alam kung totoo yan, pero wala naman naging side effect sa akin. Kuminis ako doon, pumuti ako, yun. Actually, wala talaga dito ibang products na ginamit ko kasi nga, yung iba natapon ko na. And yung sa sobrang dami ko nga nagamit na products, may mga nahihiyang din sa akin. Pero hindi totally na clear up si mga pimple marks. So yun, hindi ako nasasatisfy, kaya nagpapalit ako. Ito din, try ko din tong same time sa to. Itong damage control na yung apricot scrub. Yan, napakaganda nito as in. Talagang ginagamit ko to every other day kasi tinitipid ko siya. And maganda siyang gamitin kasi malambot siya sa mukha. So yun, nag-try din ako ng Rixi Rejuvenating Set nila. Maganda din siya. Kadalawang battle ako nun, kaso nga lang, ang hakdi niya sa mukha, talaga mababalat yung mukha mo, mag-glass skin ka, ganun. Pero nag-change pa rin ako kasi na hindi ako nasasatisfy ng ganun. So yun. So yun, may Garnier ako dito kasi pagka natatanggal ako ng makeup, ayan, ito yung ginagamit ko. So meron din ako dito yung pimple eraser. Ayan, tingray ko din niya. Talaga, sobrang desperado ako dati na mawala yung pimple marks ko. Ang dami-dami kong tinry na products. And yun nga, na-try ko din dati yung So yun, nag-try din ako na salicylic acid. And yung meron siyang 3%, may 5%. So tin-try ko yung 5%. Talagang nakakatuyo siya ng tigawan. Tanggal niya talaga yung pimple marks nun. Magda-dry kasi yun. Halimbawa, 2 to 3 days yun, magda-dry yun. Tapos magbabalat ng husa, matatanggal yung pimple marks mo. Maganda din siyang gamitin. Kung gusto niyo gumamit nun, magagamit kayo ng mga dab para hindi siya ganun ka-dry. Ayan. Tapos gumamit din ako nitong mix na nila deep cleansing water. Ito ang gamayang ginagamit ko to kasi maganda siyang gamitin bago ako mag-makeup or kapag morning ginagamit ko siya kasi talaga nakadagdag dito ng glowing skin. So, and finally, ito yung pinakalas na ginamit ko talaga na as in sobrang nahiyang sa akin. And dito ako nag-stick ngayon na ito yung ginamit ko talaga na maganda. Itong MK Secret, ayan. MK Secret, so is Skin Renew Set. So, yan yung ginamit ko talaga ngayon na talaga nag-stick ako na hindi ako nagpapalit-palit. Kasi, as in, maganda siya. Ayan, ipapakita ko yung video ko na wala akong makeup. Ayan. Nandahan ako dito kasi nga, kulay pink siya. Talagang kaya pagka wala, no makeup ka, talagang may kita mo yung pinkish glow ng mukha mo. Tapos makita mo. Maganda talaga siya as in. Hindi ito sponsored kasi sinasabi ko sa inyo na maganda siya. Kung may magbibilihan kayo nito, much better, try nyo. Kung gusto nyo ng kuminis, gano'n. Tapos magandang gamitin tong MK na to kasi pagka meron kang isang tigawan, gano'n. Halimbawa, isang malaking tigawan dito, gano'n. Gusto mong mawala yun. 2 to 3 days talagang as in, matutuyo siya kapag ka ginawa mo. Kukuha ka lang ng maliit na cotton pads. Halimbawa, ito yung cotton pads. Ayan, kukunit ka lang dyan. Tapos, ang gawin mo is, basain mo siya ng, ayan, ng MK. And kulay pink kasi siya. Ayan, tinikita nyo, kulay pink siya. Ayan, kaya ang ganda niya talaga. Pink glowing skin. So, ayan. Maganda siyang gamitin. Ayan, ilalagay mo dun. Tapos, parang hanggang sa matuyo siya. Yun, talagang maaalis siya as in promise swear. Mabango yung whitening cream niya and hindi ko nagusto yung isang cream, yung pang night cream yun. Hindi ko nagugustuhan yung amoy. Pero mas nababanguhan ako sa morning cream niya, yung whitening BB cream niya. So yun, nasabi ko naman sa inyo kung ano yung mga products na ginamit ko and kung ano yung products talaga nahiyang sa akin totally. And kung gusto niyo matry yung product na yun, i-PM niyo lang ako or mag-comment kayo sa comment box section para makita ko. I-recommend ko kayo kung kanina kayo pwedeng bumili. And kung wala naman kayo mahanap na gantong MK Secret, pwede ko kayong recommenda ng ibang rejuvenating set. So, maganda kasi talaga mag-rejuve ka kung yung skin mo talaga is talagang ano na siya, marami na siyang dead skin and marami siyang pimple marks. Talagang mag-try ka na ng rejuve kasi kailangan na mag-change ng skin natin. So, para hindi naman gaanong lumipilis kayo. Kung matagal ka na gumagamit nun, every other day ka na lang. So, para hindi ganun kanipis na yung balat. So, kung gusto niyo ng mga puting mukha lang, pwede kayo mag-try ng Dr. Alvin na soap. Yung Dr. Alvin, yung maganda yun. So, yun, pwede rin kayo mag-try ng Skin Magical. Yun, maganda rin yun. Rejuvenating set na yun. Kung wala talaga kayo mahanap ng MK Secret, ayun yung pwede nyo pwede nyo i-alternate na pwede nyo gamitin. Pwede rin kayo mag-spare skin. Yun, magaganda yung mga product na yun na try ko din. So, kung may mga tanong kayo na gusto nyo pang malaman, mag-comment lang kayo dyan sa comment section. And sana may natutunan kayo sa video na to. And hopefully na nag-enjoy kayo dito sa shinare ko sa inyo. And sana,
kung may mga nagustuhan kayo na i-try, i-try nyo lang din. And kung gusto mo talaga pumilis, huwag kang mahinayang sa pambili mo ng ganun products. Kasi nga, paano mo malalaman na mahihili ang kagad kung hindi ka gagastos, di ba? Kaya mag-try ka lang ng mag-try. Sabi ka nila, di ba, trust the process. So yun, try ka lang ng try. Huwag kang mawala ng pag-asa na mag-try. Kasi nga, paano mo malalaman mahihili ang kagad kung hindi ka mag-try. So yun lang naman guys, yung mga share ko sa inyo. And sana may natutunan kayo sa mga tips na binigay ko at yung mga products na i-recommend ko sa inyo. Hopefully na makatulong din sa inyo. And guys, please, tulungan niyo din ako na ma-share itong video na to para syempre, di ba, marami din makaalam kung ano ba yung products na maganda para sa kanila, kung ano yung magandang i-try nila yan, di ba? So, i-share niyo to sa Facebook niyo kung okay lang yun. So, yun. Thank you guys. Thank you for watching and hope you guys enjoy this video and sana magkita-kita tayo ulit sa next video ko. Bye!